vlog. So today nandito tayo sa Yogyo Chicken. So i-review po namin yung authentic Korean fried chicken dito sa Yogyo. Also pati yung silkworm pa nila. Ito yung kanilang menu. Yun yung mga siniserve nila. Pero yung kakaiba talaga, usually mga Korean food din from other restaurants. Pero yung kakaiba talaga dito, yung yan o, Yupa Silkworm Decoction. Mukha siyang kakaiba talaga. Pero mamaya titikman natin kung kakayanin natin. So, ito yung mga iba't ibang flavors ng chicken nila here. So, if you order mix, they have it. Yogyo fried chicken, Yogyo seasoning sauce, Yogyo soy sauce, and so on and so forth. Okay guys, so yung meaning ng Yogyo is Yogyo, parang it's here, it's over here, Yogi here. So, yun na pala meaning yun. So, kapag kakain kayo dito sa Yogyo, with that authentic Korean fried chicken, ito po yung siniserve. Parang coleslaw. Tapos, meron po silang radish, pickled radish. So, alam niyo na po to, di ba, sa mga Korean food. So, yan yung pampatanggal ng umay. Kasi we're sharing this for you to have a knowledge na hindi lang puro samgyup yung sikat sa Korea or la, but also eating this their kind of fried chicken. So nandito na po yung pupa. Hindi siya masyadong sizzling. Pero yun, challenge yan. Will you eat it? Are you gonna eat it? You know. So, it's silkworm pupa. It's not ipis. Perfect. So, ayan guys. Ito na yung ating silkworm pupa. May ipis. So, titingnan natin to. Actually, yeah, it's silkworm pupa. It's good for health according to Koreans. And also, search niyo sa Google. Traditionally, mga Koreano kumain ito. Ang lasa. Kaya mo ba? Lasang mani. Parang amoy mani siya. May something amoy nut, di ba? Na medyo amoy ipis. Kung gusto niyo mag-homemade nito guys, ilagay niyo lang yung puno ng mangga sa mani. Nilalagay niyo sa lago. Maning malambot. Try niyo. So guys, itikman natin yung silkworm pupa. So according to Google, it's rich in protein and nutritional value. Kaya pinapanin ko naman ko yun. Natakot lang ako dun sa ano niya, texture niya, parang kumakain good. Pero, masarap pala niya. So guys, kakain na kami. So ito yung isa sa mga flavors nila doon. Pero, all in all, this is around sa set na yon, itong dalawa. Nasa 600 pesos na yan, total.
Enjoy, sarap na sarap ng asawa ko. Yan. Sarap na sarap siya, pero ako, feeling ko, nag-iisip pa ako. Kukuha pa ako ulit. meron din kayong choice ng mag-loves here. Yan, paid lang din siya. Gusto niyo mag-chara, vinegar chopsticks, or gloves. Kaya din. Meron din po sila dito. Ito mo lalagay yung mga kilala natin. Guys, meron siya. Parang hindi na namin siya kainin. Sumo pa. To those who are asking kung magkano po itong soup na to, itong pupa soup na to, na napakasarap. This is 150 pesos isang bowl. Pero sulit na yan kasi hindi niya makukupo kasi healthy yan. So yun guys, tapos na kami kumain dito si Yogiyo, so hindi pa namin siya naubos. So tigla dito kami kumain kasi pambukas pa yan ulit lalagyan ng sopa. Okay. So, what I like about Yogiyo chicken is first, fresh yung meat. Hindi dry yung meat sa loob. Juicy siya. Tapos, tasty. So, kumbaga hindi siya nakaka... Feeling ko lang ah, hindi siya nakakasakit na likod. Kasi hindi siya maalat. Sakto yung lasa niya. And no wonder kung bakit ang daming bibili dito. Wala akong hindi gusto sa kanya. Sobrang sarap ng Yogiyo chicken. And doon naman sa pupa something silkworm natin. Yung nagustuhan ko dito, syempre may nagustuhan din ako dyan. Healthy. Healthy siya. Nutritious. Pero isang beses lang ako sumubo. What I don't like about it is hindi pa ako sanay. Kasi medyo nandun pa yung earthy smell niya. Maamoy mo yung amoy lupa. Pero lasang Mars. Lasa siyang mani. So, maning malambot. Kailangan pag sinubo mo siya, diretso mo agad, nguyain mo agad para hindi mo maramdaman na parang may something na malambot ng bibig. So, yun lang. Maybe someday matututunan ko din talagang kumain yan. Pero, ayun. Practice makes perfect. So, thank you so much guys for watching. Next video, bye! Don't forget to like and subscribe to my channel for more video uploads po.